Hello everyone, at welcome back ulit dito sa aking channel. It's me, Aaron Carl, at today's video, samahan nyo ako ulit sa part 2 ng ating upgrading ng hard disk at memory sa Toshiba Satellite L300. After ilang weeks, ay dumating yung order ni Sir Fred. Ito yung kanyang in-order na memory at yung kanyang SSD drive para gamitin dito sa kanyang laptop. Okay, so i-open natin. Check natin kung ano yung na-order niya. Kasi sabi niya kasi sa akin, siya na daw mag-order ng hard drive na SSD sa kanyang upgrade dun sa RAM. Okay, so ito na guys. So yung RAM, ito na. Open natin tong isa. Okay, yan. So, yung RAM ay 2GB. Yan. So, dalawa. Yan. So, meron na siya 4GB. Okay. Kasi yung kanyang laptop ay 2GB lang ang capacity ng RAM. Kaya medyo mahirapan tayong mag-install ng Windows 10 kasi wala siya sa minimum requirements. Yung kanyang SSD naman, ito, 500GB yung kanyang binili. Ayan. Western Digital Blue. Okay. Ito yung bagong SSD drive ng AWD. So, maganda guys. At least, bibilis na yung kanyang unit. Okay, so start na natin. Install na natin tong SSD drive at yung kanyang memory. So, yan. SOP. Remove na natin yung kanyang battery. Yan. So, meron naman siyang quick access. Ito yung sa kanyang hard disk at yung sa kanyang memory. So, madali natin siyang i-install. Unahin muna natin itong sa hard disk. Ayan, okay. So, may dalawa siyang screws. Ayan, remove natin yan. Okay. So, ito na yung kanyang hard disk. Pull out lang natin. Ayan. So, ito yung kanyang old hard drive. 250GB na Western Digital SATA model. Ayan. So, ito yung papalitan natin. Meron siyang hard disk bracket. So, kailangan remove natin yung kanyang hard disk bracket para malipat natin doon sa bagong SSD drive dito. So, meron siyang apat na screws. Yan. 1, 2, and 3, 4. So, remove muna natin to. Yan. So, natanggal na natin yung kanyang bracket. Okay. So, unbox natin yung kanyang bagong hard drive. So, ito yun guys. Ayan. Western Digital 500GB SSD drive. Ayan. Ito yung bago nila, yung blue. Remove muna natin yung kanyang sticker protection bago natin siya ilagay sa kanyang bracket. Okay, ayan. So, lagay na natin siya sa kanyang bracket. Lagay muna natin yung apat bago natin higpitan. Okay, so insert na ulit natin. Ayan, tapos push lang natin. Okay, then balik na natin yung kanyang cover. Ayan, tapos
Tapos next naman natin yung kanyang ROM. Ito yung kanyang access compartment ng ROM. So ito yung kanyang ROM. So 1GB, 1GB, 2GB lang, kaya i-upgrade natin yan. Inject muna natin. Okay. Yan guys, so 1GB lang yan. So ito yung dalawang ROM niya. Okay. Yan, insert natin. Push. Okay, isa naman. Yan. So madali lang naman mag-insert ng ROM. Yan, meron naman siyang pin socket dito, kaya hindi siya pwedeng mabaliktad. Insert mo lang ng ganon. Yan. Tapos saka mo i-push. Yan. So may lock naman yan dito, both side. So pag mag-lock na yan, so okay na yan. Then, balik natin yung kanyang cover. Okay. Tapos, balik natin yung kanyang battery. Yan. So ito guys, ready for testing na. So open muna natin, check natin kung okay yung ROM. Power on. Okay guys, so may output siya. F2 natin para doon sa kanyang BIOS setup. Makikita natin 500GB na yung nag-register ng kanyang hard disk. Ito yung sa SSD. At 4GB naman yung kanyang ROM. Yan. So working good, pareho yung na-purchase na bagong hard disk at ROM. Okay, so save na muna natin to. F10. Save. Okay. Loadan ko lang muna ng bagong Windows 10. At yung kanyang mga applications. And then after, check natin, double check ulit natin kapag ready na siya. Okay? So, balik tayo mamaya guys. Okay, so tapos na natin maloadan ng operating system. Windows 10 na 64-bit ang ating in-install. Power on. At naloadan na rin natin siya ng mga applications. So, check na natin. Okay. Doon pala sa hindi pa nakapanood ng motherboard replacement sa unit na to, share ko sa inyo ang links nasa description sa baba para mapanood nyo ang video kung paano natin pinalitan ng bagong motherboard ang unit na to. Okay, bagong palit tayo ng motherboard, kaya marami tayong dapat i-check sa kanya. So far naman guys, mula nung niloadan ko siya ng Windows at mga applications, hindi ko siya na-encounter na nag-hang or whatever na may mga problema. So, yung motherboard na na-purchase natin ay 100% na working good. So, first, check muna natin yung hard disk na in-install natin. Okay, so, makikita natin dito, 500GB. Yan. Okay, ito yung 500GB na ating in-install. Yan. So working good siya. Pero ginawan ko siya ng dalawang partition guys. Halos hinati ko yung kanyang hard disk. Isang drive C, isang drive D. Okay. Yung kanyang DVD naman, chinek ko rin. Naglagay ako ng CD dito sa kanyang optical drive. So far so good naman na yan. Working good siya. Yung kanyang battery naman, so far ay nag 100% fully charged na rin siya. So working good yung kanyang motherboard. In-update ko na rin yung kanyang Windows. Yan. Check natin yung kanyang specs. Yan, ito yung kanyang ROM pala guys. Ito makikita natin ay 4GB na siya. Yan.
ito yung upgrade na ginawa natin. Tapos yung kanyang processor, yan, Intel Core to Duo na 2.1 GHz. Bago kasi ako mag-perform ng upgrades at mag-install ng Windows 10 operating system, ay hinook up ko muna yung kanyang old hard drive using 2GB na RAM, at kailangan kong mag-retrieve ng ibang files niya doon sa kanyang old hard disk. Kaya nung na-check ko yung performance niya, sobrang bagal talaga siya. Lalo na old Windows pa yung kanyang gamit, Windows Vista. Guys, yung kanyang performance ngayon ay mas okay na compared doon sa dati na 2GB lang yung RAM na naka-install sa kanya at yung old hard drive niya na SATA. Yan. After in-upgrade natin siya ng SSD saka 4GB at nag-install tayo ng Windows 10, mas okay na yung kanyang performance. Yung access niya mas mabilis na rin. Yan. Nag-load tayo ng mga applications. Mga basic lang naman. Pero mabilis na siya, guys. Okay. Yung kanyang keyboard din, okay naman lahat. Tapos yung kanyang touchpad naman, so far so good. Yung right and left ay working naman. Okay. Yung kanyang audio system ay working good din, pati yung kanyang wifi at yung kanyang camera. So yung kanyang overall performance ay very good. At dun sa mga gusto mag-upgrade or magpalit ng motherboard na ka-model or ka-brand nitong Toshiba, makakatulong sa inyo ang video guide na to para mapalitan nyo ang inyong motherboard at ma-upgrade ninyo ang iyong system. Okay? Doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, hit nyo lang ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod ko pang mga videos. Okay, so Sir Fred, matutuwa ka na dito sa laptop mo kaysa nung dating na dead set siya. At sana tumagal pa tong unit mo. Tuloy-tuloy mo lang, alagaan mo lang itong laptop mo. Tatagal pa yan, sir. At maraming salamat sa pagtitiwala mo sa akin. At salamat din sa aking mga supporters at subscribers. Thank you very much for watching. And see you on my next video. Bye-bye.